Chairman, finally, no, dito po sa panawagan na rin po ng marami na bunsod. Last year, 2023, 556 accidents po involving itong mga e-bike, e-trike, e-scooter. Para makinig po yung mga involved, linawin lang po natin kung ano po yung actually yung mga sasakyan, e-vehicles, na covered po ng pagbabawal na ito. Nabanggit na kasi e-bike, e-trike. Okay. Kasama po ba yung, kasi nakikita din natin, papi, nakikita ka ng e-scooter, yeah, yung mga scooter. May stand-up na e-scooter. Mm-mm. Ano po yung mga vehicles na talagang sakop nitong pagbabawal na ito sa major roads? Actually, na-focus lang po sa e-trikes at sa e-bikes. Pero kasama po dyan, Miss Ali, Miss Pat, yung pong mga tricycles, kuliglig. At linawin ko lang po, matagal naman na pong pinagbabawal ito. Sa ating mga lansangan. In fact, may issuance po si Secretary Abalos tungkol po sa pagbabawal itong mga ganitong klase sasakyan sa mga national highway. It's that ang MMC po, ang Metro Manila Council, binubuo ng mga Metro Manila mayors, ay nagpasa ng resolution para po mas maging strict yung regulation at i-regulate nga po itong paggamit ng mga ganitong klase sasakyan sa mga kalsada within the jurisdiction ng MMDA. Ayan po, kasama po dyan ang e-bikes, e-trikes, at yun pong e-scooters po. Hindi po kasama dito yun pong mga e-cars kasi nagkakaroon po ng confusion na baka daw po kasama yung mga e-cars. Hindi po. Dahil ang concern po dito ay safety issue. Dahil ito pong ganitong klaseng mga sasakyan ay hindi po dapat nakikihalo or kasama ng mga trucks, mga regular na sasakyan, mga kotse. Dahil pwede po silang mabangga. In fact, nabanggit nyo nga po 556 accidents last year alone. Yan lang po yung natala sa aming database. Dalawa po dyan ang namatay. Marami pa po dyan yung mga minor accidents na hindi naman na po na re-report sa atin. Ibig sabihin ba, ito rin mga nagmamaneho ng mga e-trikes o itong mga e-scooter, mangangailangan na rin po sila ng driver's license? Kasi like the bicycle, no, yung paggamit ng bicycle, nasa lansangan sila, pero wala naman po silang mga lisensya. So, ano mga kasunod po ng mga regulasyon po ang idadagdag ninyo aside from hindi na pwedeng bumaybay sa national highways? Sila ba po ay mangangailangan na po kumuha ng lisensya? Paano po ano po ang magiging bagong patakaran? Well, on our part po kasi, ang ginawa po natin, dahil nga po sa ngayon, hindi pa sila required na magkaroon ng lisensya, yun ang pamaneho, at hindi pa po sila required i-register. Wala po kasi kaming i-issue ng lisensya. Hindi namin pwedeng tikitan yung driver kung wala lisensya. At hindi rin naman namin pwedeng tikitan yung sasakyan dahil wala nga pong registration. So, ang naging tugon po namin dyan sa problema na yan ay kung walang lisensya yung nagmamaneho in case of violation, ay pwede po namin impound yung sasakyan. Pero meron pong patawag ang LTO ngayong umaga kung saan maglalabas daw po sila ng regulation which may include yung pong requirement ng driver's license sa mga nagmamaneho at ganoon din po registration ng mga e-trikes. Hindi lang po ako sure pero it might po na ang sabi po lang kasi sa akin ay magkakaroon po, mag-ilalatag po nila parang public consultation yun pong regulasyon itong mga sasakyan na ito ng LTO. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.